Ito, si Realme C3, 5,990 pesos only. Ito naman, si Samsung Galaxy S20 Ultra, 69,990 pesos. Flagship phone versus budget phone. Totoo ba to? Seryoso ba yan? Guys, kailan ba na hindi ako naging seryoso? Pero seryoso na talaga ito. Guys, itong comparison ito is hindi naman to diretsuhang comparison, no, ng budget phone sa flagship phone. Actually, naisip ko lang to recently na si Realme C3 pala ay sobrang sulit na phone. Like, na-review ko siya a few weeks ago. And ang masasabi ko lang naman is napakaganda niya at napakabilis niya. And feeling ko, ito lang ang kailangan nyo sa isang smartphone. Ang Samsung Galaxy S20 Ultra naman ay 12 times the price of the Realme C3. Pero ang tanong, 12 times ba yung kanyang performance? Ang kanyang ganda kumpara dito sa phone na to, alamin natin yan. Now na, upload this beans, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Okay. Alam ko, medyo OA to. Bakit kinocompare itong dalawa? Guys, gusto ko na naman ipakita sa video na to na hindi nyo kailangan ang ganitong klaseng phone. Na ganito kamahal, ganito kaganda. Lalo na sa panahon ngayon, panalo ang practical. Ngayon, simulan mo lang sa design. Guys, syempre, ang unang-una na makita sa phone is yung kanyang itsura sa panglabas. Ang kanyang harap at ang kanyang likod. Sa unang tingin pa lang, mapapansin nyo agad kung sino sa dalawa ang mas premium. Mas expensive, mas pangmayaman. Ito, syempre. Ito kasi, guys, kung mapansin nyo si Realme, bright colors, very shiny, very loud. Ang sinasabi niya sa akin is, pang-baget siya. Di ba? Si Samsung Galaxy S20 Ultra naman ay mukhang pang-taong may trabaho. No, na may malaking sweldo. Na businessman na may maraming pera. Well, totoo naman. Marami akong napansing mga businessman, mga elitista na ganito ang kanilang phone. Just to show their power. Premium, well-built. Feeling mo talaga, 70,000 pesos na phone to. Mabigat siya, and grabe yung kanyang build quality. Napaka-sturdy niya. Also, very durable. Kasi Gorilla Glass 6 na siya, guys, kung hindi nyo alam. Scratch resistant, water resistant pa. So, flagship na flagship. Ito, wala siyang Gorilla Glass. Wala siyang water resistance o kung ano-ano man yan. Plastic lang ang likod niya. And medyo hollow siya. Ang ibig sabihin nun is parang hindi ko feel na solid siya. Or kasing solid niya to. Iba talaga to. Pag nahawakan nyo to, feeling nyo makapangyarihan kayo na I'm rich. Ito yung parang feeling ko is parang estudyante na pogi or maganda. Hindi mo siya kasing tibay na S20 Ultra, no? Pero, guys, itong phone na to ay na-review ko na before and siguro mga 1 month, 2 months na siya sa akin. Ni isang scratch, wala pa rin siya. Ganun katibay si Realme C3. Polycarbonate kasi siya. Matibay na klaseng plastic yan. And kung titignan nyo closely, meron siyang parang textured surface na pang extra grip para hindi ma-slide sa kamay nyo. And masarap sa kamay. And hindi siya naglalabas ng mga smudges and dirt. Dito naman sa S20 Ultra, madali lang magkaroon ng mga smudges. Although, glossy naman kasi siya. Halos lahat ng mga mamahaling phone, glossy glass back. Para social. Pero let's face it, no? Kahit Gorilla Glass 6 si Samsung Galaxy S20 Ultra, alam niyo yung sarili niyan. Kapag ganito kamahal yung phone, 70K, malamang sa malamang, bibili pa rin kayo ng casing. Mga SpyGen or OtterBox. Guys, alam niyo ba kung gano'ng kamahal yun? Halos mga 1,000 plus yung ganong klase mga cases. And wala rin, hindi niyo rin makikita ang kabuuan ng kanyang ganda. At hindi lang yun. Siyempre, kailangan niyo rin protektahan ang kanyang camera. Kasi, kapag naglalaro kayo ng paganito, tinatamaan ang inyong fingers yung camera. Masyado kasing sinakop ng camera yung kanyang likod. Ayan o, halos 1/4 na ng likod, sinakop niya. Ang tawag dyan guys, design flaw. Masyadong malaki yung camera. Ngayon, si Realme C3, kung mapapansin nyo, maliit lang ang camera niya. Hindi niya sinasakpan likod. So, okay talaga ang kanyang design. Practical. At sinasabi ko na sa inyo, kahit wala siyang jelly case or kung ano-anong case, okay pa rin siya. Ibang klase talaga yung ginawa nila dito. O nga pala, yung camera pala niya no, is only 12 megapixels. So, and meron pa siya mga dalawang camera dito. So, triple camera. Pero, guys, si Samsung Galaxy S20 Ultra ay walang sinabi talaga to. Meron siyang 108MP na camera sensor. Plus, may telephoto, may ultra-wide angle. And guys, yung kanyang zoom ay umaabot ng 100 times. Diba? Sobrang nakakalula yung numbers. Mamaya, makikita nyo ang diferensya sa kanilang image quality. Di lang yan, no? Kung makapansin nyo, guys, si Realme C3 ay meron siyang fingerprint scanner sa likod. Yung traditional. Si S20 Ultra ay wala sa likod. Kasi, in
in-display siya or under-display. Kaya lang, hindi siya ganun kabilis for a flagship device. Di ko alam kung bakit, pero okay na rin kasi sa harapan yung kanyang fingerprint, signifying flagship. Siyempre, one step lang lahat kapag nakalatag lang sa table na ganito. Pindot lang, and unlock na siya. Dito guys, kailangan nyo pang itaob, iharap sa inyo, and pindutin yung fingerprint scanner. Medyo maraming steps. Pero kung yun naman yung advantage, no, yung sa steps, sinasabi ko na sa inyo, in terms of usage, wala eh. Medyo mabagal eh. So, ito na lang sana. For me, mas usable pa rin ito. Ngayon, punta naman sa mga ports niya. Kung makikita nyo guys, si S20 Ultra ay walang headphone jack. Hindi ko alam kung bakit, pero kayang-kaya naman niya. Kasi si S9, S10, kaya naman nila na merong headphone jack, pero meron pa rin silang water resistance. Yun naman actually yung dahilan kung bakit tinatanggal yung mga headphone jack. Pero dito, sa kapal ng phone na to, dapat meron siyang headphone jack eh. Sayang, kasi hindi nyo magagamit yung inyong paboritong headphones, yung mga high quality. Yun nga lang, meron siyang kasamang USB Type-C na earphones dito sa kanyang box na AKG na. Maganda naman yung sound quality niya. Okay naman. Pero yun nga lang, bibili ka pa ng dongle para lang magamit ang inyong paboritong headset. Dito naman sa Realme C3, meron siyang headphone jack. So, at isa pa napansin ko is, mas manipis si Realme C3 kaysa kay Samsung Galaxy S20 Ultra. Ngunit, meron siyang headphone jack. Wala lang. Para sa akin, headphone jack pa rin. Madalas kasi akong gumamit ng mga high-end na headphones. Yun lang. Pero kung di naman kayo maarte sa mga headphones, pwede na to. And syempre, yung kanyang USB port. Micro USB si Realme C3. USB Type-C na si S20 Ultra. Dinosaur technology na si Realme C3. Dapat tinatanggal na yung micro USB. And yung kanyang charging speed is mabagal. 10 watts lang. 2 hours and 40 minutes ang kanyang full charge from 0 to 100. Ito naman, 1 hour lang ang charging from 0 to 100. Kasi meron siyang 45 watts fast charge. Charging. Napakabilis nun guys. Super bilis. O pala, pare silang 5,000 mAh battery. Same lang. Sipin nyo yun. Flagship, 5,000. Budget, 5,000 din. Speaking of battery, no, mas mabilis maubos ang battery ni S20 Ultra. Kasi nga, dahil yun sa display niya. Mamaya, sabihin ko sa inyo lahat ng mga details sa display. Pero meron siyang high refresh rate, plus meron siyang 3K resolutions. Mas maraming kailangan power. Kaya mas mabilis maubos ang battery niya. Ito naman, 720p resolution lang, and wala siyang high refresh rate. So, mas pang matagalan. Yun lang, matagal talaga mag-charge. Doon bumabawi ang mga flagship. Fast charging. At syempre, nabanggit ko na ang display. Guys, ito lang ang masasabi ko. Ito talaga ang defining moment ng isang flagship phone tulad ni S20 Ultra. Syempre, walang lamang talaga si Realme C3 kay S20 Ultra when it comes to display quality. Ibang level na to si S20 Ultra, guys. Kasi meron siyang 3K resolution. Ito 720p lang, ito 3K na. Quad HD Plus. And syempre, sa mga hindi nakakalam, Samsung AMOLED ang pinakamagandang display sa smartphone. Sila ang gumagawa nun. Yun din ang ginagamit ni iPhone ng display. Alam niyo ba yun? Bumibili lang si Apple kay Samsung ng display. So, ang isang Samsung display ay vibrant, colorful, punchy. Kapag nanonood kayo mga movies dito, naglalaro ng mga games, or simply nagbabrowse lang sa Facebook, tinitingnan yung mga pictures, guys, ini-enhance niya lahat ng nakikita nyo sa display. Yung black na colors, mas black. Very deep yung blacks niya. Other colors, mas vibrant, mas malakas ang dating. So, and syempre, halos lahat. Very sharp. Text, icons, lahat na. Realme C3, 720p, ulit. IPS lang, LCD, so hindi ganun ka-sharp yung kanyang display. Colors, very dull. Pero it gets the job done. Syempre, alam nyo naman na 12 times to ng presyo kaysa sa Realme C3. And sa totoo lang, kapag naglalaro ako dito ng Mobile Legends, hindi ko na napapansin. Although, syempre, sa una, napapansin mo ang ganda ng graphics sa S20 Ultra. Yun nga lang, kapag na-hook ka na sa game, hindi mo na mapapansin yung graphics. Yung performance na lang siguro. Kaya lang, hindi ko napansin ang pinagkaiba ng performance nila. Alam nyo ba ang performance ng Realme C3 ay parang high-end phone na? Dahil si Mobile Legends ay hindi nangangailangan ng sobrang taas na requirements. Kahit 2 gigs RAM lang, pwedeng-pwede na. And kahit pang 2017 na processor, pwedeng-pwede na rin. Kaya lang guys, masyadong mabilis din ang processor nandito. Helio G70, which is umabot ng 178,000 points sa AnTuTu benchmark. Very impressive na yan. Ito lang kasi yan. Kapag nag-AML ka lang naman, walang sense kung bakit mo bibilin ang S20 Ultra. Napakawalang sense. Ito lang talaga ang kailangan nyo. Kasi same lang naman ang speed nila. Kasi nga nagmamax out na yung kanyang speed dito. Yung full potential ng ML, yung graphics niya, yung bilis niya, na ma-maximize ng processor. At ganun din dito. So, halos parehas lang ang kanilang speed during gameplay. Hindi na kasi tumataas ng more than 60fps ang ML. Pero Bins, di ba 120Hz itong si Samsung Galaxy S20? Yes, tama ka. Yun nga lang, sa ML, bumabalik siya sa 60Hz. Kasi hindi naman talaga kailangan ng game yung 120Hz. Hindi niya kasi inaallow na tumaas pa sa 60fps yung game. So, wala rin. O nga pala, si Samsung Galaxy S20 Ultra ay 6.9 inch. Very big. Perfect for gaming.
gaming, may 3K Quad HD Plus display, Samsung AMOLED na 2x dynamic, HDR 10 Plus supported, or the best of all, 120Hz refresh rate na. So, by the way, 120Hz, ibig sabihin nun, mas swabe lahat ng mga movement sa display. Scrolling sa Facebook, very fast. Binibigay niya sa'yo ang feeling ng pagiging mabilis. Smooth and fast. Realme C3, 60Hz lang. So, tingnan nyo mabuti guys ha. Medyo parang lagi yung itsura ng Realme C3. So, makuha nyo sa isang mamahaling cellphone yung pagka-swabe ng itsura. Pero, tulad nga na sinabi ko, kailangan nyo ba yon? Siyempre, hindi. Dahil 60Hz lang, okay na sa mata ng tao. Para sa akin lang, mas cool tingnan ang pag-Facebook, pag-scroll. Pero hindi ibig sabihin, mababago ang inyong paggamit ng phone. Same pa rin. And alam nyo ba guys, na si Realme C3 ang pinakamabilis na budget phone na pwede nyong bilhin ngayon? Yes. Na-try ko na siya sa games guys. Kayang-kaya niya halos lahat ng games na kayang laruin din ni S20 Ultra. Siyempre, mas maganda yung graphics ng S20 Ultra sa NBA. Makita nyo, mas detalyado, mas swabe yung galaw. Siyempre, meron siya yung Exynos na processor na katumbas na ng Snapdragon 865 ni Qualcomm. So, matindi to. Pero tulad nga na sinabi ko, kayang-kaya ng C3 ang mga heavy games like NBA 2K20, kahit max settings, kayang-kaya mong laruin yan. No problem. And even PUBG, halos na same na sila. Halos, mas swabe siyempre si S20 Ultra. Pero nakakabilib talaga na ganito ang itsura ng games side by side na kinakaya ni Realme C3 kung ano may ginagawa ni S20 Ultra. Siyempre halatado pa rin na mas maganda si S20 Ultra dito. Mas maganda yung graphics, mas maganda siyempre yung display. Yun nga lang, iba talaga ang gaming and performance nitong Realme C3. Kakaiba talaga ang nabibigay niya. Matindi talaga siya para sa presyo niya. Kung halos pares lang sila sa performance, so hindi talaga siya 12 times the worth of the Realme C3. Well, sa performance yun, paano naman sa camera? Samsung Galaxy S20 Ultra, 108MP super camera. Siyempre, walang-wala ang camera ni Realme C3 dito. Kung makita nyo guys, napaka-sharp ng itsura ng pictures ng S20 Ultra kumpara sa Realme C3. Malayo, as in malayo ang kanilang image quality. From the details, sharpness, ibang-iba talaga ang level ni S20 Ultra. Mapa-zoom in, zoom out, kitang-kita nyo naman, detail by detail. Si Realme C3 ay medyo dull yung colors, medyo soft, malabo kapag maraming masyadong medyo parang painting yung dating. No? Hindi ganun ka-sharp. And yun din, dahil mas maraming lens si S20 Ultra, meron siyang ultra-wide angle lens, mas marami siyang pwedeng gawin sa camera niya. Fish eye effect, mas versatile. May telephoto lens para sa zoom, up to 100 times. Grabe, ibang klase. Realme C3, walang ganon. No? Zoom-zooman lang si Realme C3. Si S20 Ultra, talagang zoom na zoom yan. Ang laging tanong dito, ginagawa mo ba lagi to sa cellphone mo? Kung hindi, well, kailangan nyo nang mag-isip mabuti. Kasi marami kayong masasayang na pera kapag bumili kayo ng ganito kamahal, pero hindi nyo naman pala gagamitin. Actually, marami akong kakilala na mga kaibigan na hindi naman talaga nagpi-picture-picture. Like 10% lang kanyang picture-picture, yung documents niya. Pero most of the time, 90% of the time, gaming, nag-games lang siya sa ML. So, kung ML lang naman talaga, Realme C3 na, di ba? And ganoon din sa video. Masyadong maganda ang itsura ng video ni S20 Ultra and mas stabilized talaga siya. Sobrang stabilized niya kumpara kay Realme C3. Realme C3 medyo wag na natin masyadong pansinin, no? Yun nga, comparing apples to oranges na to. Pero bumabalik din sa tanong, times 12 ba ang kanyang camera quality? Siguro mga times 5 lang. Times 5, times 6, ganun. Hindi naman times 12 siguro. Paano ko nasabi yun? Marami kasing phones out there na halos wala pang kalahati ng S20 Ultra, kasing ganda na ng kanyang camera, di ba? So, actually, isa sa mga phones na kayang gawin yon ay si Black Shark 3. Camera niya is halos kasing ganda ni S20 Ultra. Totoo yun, walang halong biro. Isang tunay na gaming phone na may halimaw na camera. And mukhang dapat ito yung kinumpare ko. De actually, sa susunod na yan, no? So, nakita nyo naman kung gaano ka okay or kalupit si Realme C3. Well, syempre, mas malupit pa rin to. Flagship eh. And syempre, the best siya ni Samsung. Yun nga lang, 70,000 pesos, napakamahal niya. Ang isang flagship phone, guys, ay hindi pangangailangan. Para sa karamihan, isa siyang simbolo ng status. Pag meron ka nito, mayaman, bongga. Or kung isa ka naman tao na kinakailangan ang advanced features ng isang flagship phone katulad ni S20 Ultra, camera features, 100 times zoom, syempre may Samsung deck siya na pwede mong i-hook up sa TV and magiging computer na, and meron kang mobile workstation. And syempre kung meticuloso ka sa graphics, sa visuals, and kung sanay ka na sa AMOLED or high refresh rate, mahirap na bumalik sa hindi high quality. Kung isa kang Samsung Galaxy S9, S10 user, or nanggaling ka sa iPhone 11 or 10, well, para sa inyo to.
may pera kayo eh. Pero lagi nating tatandaan na hindi lahat ay may pera. And para sa akin, si Realme C3 lang naman talaga ang kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Pang-tawag, pang-text, panglaro ng games, generally pang-ML. Mahilig sa mag-ML kaya ganun. And mahilig din na mag-pictures, syempre. And pero 80% of the time, nag-games lang talaga ako. So, games and Facebook. Ayun lang naman, guys. So, ayun. Payong eksperto lang naman, no. Kapag bibili kayo ng cellphone, ito lang ang dapat yung laging itanong sa sarili nyo. Ano ba ang ginagawa ko araw-araw? Naglalaro ba ako ng games most of the time? Kailangan ko ba ng 100 times zoom? Or kailangan ko ba ng Snapdragon 865 level na processor? Kung ML lang naman ang ginagawa nyo, siyempre, madali lang naman ang sagot. Para makasave kayo ng pera, itanong nyo sa sarili nyo. Kailangan nyo ba to o hindi? That is the question. Up next on Unbox Diaries. Nakita nyo naman kung gaano kaganda si Black Shark 3, di ba? Mas okay ba talaga siya sa isang flagship device? 70K versus 26K? Alamin natin. Up next. So don't forget to subscribe, hit the bell icon so that you don't miss it. Ako pala si Vince, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!